Tanghaling tapat noong Miyerkules, lumapit ang isang lalaki sa nakaparadang motor sa harapan ng isang bahay sa Quezon City. Gamit umano ang peking susi o force key na paandar niya ang motor. Pero hinarang siya ng ilang residente na kilala ang may-ari ng motor. Arestado ang sospek at kinasuhan ng carnapping. Ayon sa biktima, bagamat naiintindihan niyang gipit ang maraming dahil sa pandemya, hindi naman dahilan ito para magnakaw. Huwag naman siyang ganyan dahil lumaban siya ng parehas. Ilang araw bago nito, arestado rin ang masambong Quezon City Police ang sospek na sangkot naman sa basag kotse. May makukuha ko sana ako na ano siya ng kotse. May naano ko na gwardiya sa likod ko. Okay. Ano ang kinaso natin? Carnapping din po mang kaso. Ayon sa NCRPO, tumaas ang kaso ng nakawan sa Metro Manila nitong nagdaang linggo. 34 ang naitalang kaso ng robbery noong katapusan ng Marso. Umabot sa 62 noong April 12 hanggang May 2. Ang mga insidente ng theft na may 86 cases, tumaas naman sa 138 sa Metro Manila. Kabilang sa mga lungsod na may matataas sa insidente ng nakawan, ang Quezon City, Valenzuela, Maynila at Pasig City. Sa datos ng NCRPO, bumaba ang kaso ng nakawan ng isailalim sa ECQ ang Metro Manila. Pero bahagyang tumaas ng gawing MECQ. Prevalent siya sa oras na alas 3 ng hapon at mula 2 a.m. to 5 a.m. naman po sa madaling araw. So at most of the cases, yung mga nabibiktima dito sa mga insidente na to ay doon po sa lansangan or doon sa along the street. Yung tinitingnan natin ma'am, yung GCQ ma'am, syempre po ma'am, yung movement ng tao is talagang marami po yung nasa labas. Kung kaya't yung mga nagbabalak na gumawa ng hindi maganda, talagang mas marami silang nabibiktima sa labas. Gutom at kahirapan ng buhay umano ang karamihang dahilan ng mga naaresto. Payo ng NCRPO, tiyakin na palaging nakakandado ang bahay para di mabiktima ng akyat bahay. Paalala rin nila sa mga may-ari ng motorsiklo na iparada nila ito sa loob ng bahay, bakuran o garahe. Z. Anambrosio, ABS-CBN News.